Any plans to add another friend for Phoebe? Did you have a dog before Phoebe? How did you come up with the name? Does it have any specific significance? Secrets why Phoebe is so well behaved. Hey guys, so welcome to our first ever YouTube video. Sobrang daming nag-request sa amin kapag nagla-live kami sa TikTok na magkaroon kami ng YouTube. Honestly, hindi ko pa naiisip na it's time for us na magkaroon ng YouTube video or YouTube channel kasi para sa akin, onti lang naman yung followings namin ni Phoebe. But since you guys requested for this and nung nag-announce ako na may YouTube channel na kami finally, nag-subscribe agad yung 100 sa inyo. Kahit 100 subscribers lang to, sobrang natuwa pa rin kami. Kahit na onti lang to, this basically pushed us na magkaroon ng first ever YouTube video. So, eto na guys. Fun fact lang, before Phoebe, talagang hobby ko na ang mag-edit-edit ng videos. If you guys are interested, before pandemic, nag-travel kami ng pinsan ko. Pumunta kami ng Japan, so vinlog namin to. Tapos, in-edit ko, tapos nilagay ko din sa YouTube. Pero hindi ko naman to shinare sa lahat ng tao kasi gusto ko lang to mainly for memories. Pero if you guys are interested to watch, here it is. So, ilalagay ko lang yung link. For our first video sa YouTube, nag-a-answer kami ng questions sa Instagram. Nag-post ako sa story one time. Sinabi ko na for our first YouTube video, mag-Q&A kami for you guys to get to know us better. Kasi like, kapag sa TikTok, syempre super limited lang naman ng mga pinupost namin. And parang hindi nyo naman kami masyado nag-get to know ni Miss Phoebe. Just a little background. I'm Kyle. I'm the fur mom of Phoebe. I'm 23 years old and Phoebe is 2. And dami pa rin nagtatanong kung anong age ni Phoebe. Phoebe is 2 years old. She's going to turn 3 on November 15. So, i-mark yun na yung calendars nyo para ready kayong batiin siya. So, let's answer the questions. First, secrets why Phoebe is so well-behaved. Noong pinapalaki ko si Phoebe, hindi ko talaga alam na sobrang behave niya. Wala akong idea na chill lang siyang aso. Nagkaroon ako ng idea na behave talaga si Phoebe when people started pointing it out. Grabe, ang bait naman ng aso mo. Ganun. So parang ako, talaga ba? Mabait ba siya? So at first parang sabi ko pa, mabait ba talaga siya or matamlay siya? Kasi sobrang chill niya lang na aso. Pero, na-realize ko na mabait talaga si Phoebe. Although, I'm not saying mabait siya completely. Si Phoebe ay aso pa din siya at the end of the day. And meron pa rin siyang mga kakulitan moments and hindi siya perfect. I'm just glad kung paano ko pinalaki si Phoebe. Wow! Kung makapagsalita ko, para siyang anong bata. Pero hindi, aso lang siya guys. Before ko nakuha si Phoebe, ang dami ko kasi pinapanood na YouTube videos kung paano mag-discipline ng dog and kung ano yung parang behavior issues nila. I really suggest this to you guys. Sa YouTube, ito ang pinapanood ko. It's me or the dog. Dito, ang dami ko pa palang hindi alam about dogs. May mga nagagawa pala tayong for parents na hindi pala pwede, na hindi pala tama. One example is, nagawa silang hindi maganda, but because it's so cute, especially si mga maliliit na aso, syempre cute sila, natatawa pa rin tayo mga fur parents sa ginagawa nila. Pero in reality, bawal pa rin. Bawal pala sila tawanan pag may ginagawa silang hindi maganda. Because nagigets nila na okay lang pala na gawin ko to. Kasi nakakatawa naman, hindi naman nagagalit yung owner ko. Guys, they know this. They know this pala. And they also know when they are being spoiled. In short, napapabayaan pala natin sila na namimihasa. Magbibigay na lang ako sa inyo guys ng examples. Kita ko sa TikTok. Yung dog niya, maliit tong dog, nagpa-groom sila. Tapos, after groom, binalik na nung groomer yung aso nila. So, nung binalik nung groomer yung aso, biglang aggressively itong aso to, biglang tinatakulan niya na yung groomer niya. And then yung groomer, nakasmile siya, pero natatakot siya. And then yung owners ng small dog na to is tinatawanan nila yung aso nila. Kasi nga, cute nga sa mata nila. When I saw the comments, ayun nga, parang sinasabi na, ayan, naghihigante na yung aso, ganun. Pero in reality guys, hindi pala dapat tawanan yung ganong situation. Parang hindi dapat natin tinotolerate yung mga bad behaviors nila. Kasi imagine nyo na lang if malaki tong aso. Imagine nyo na lang na nagpa-groom tong malaking aso na to. Tapos after nun, tumakbo siya sa groomer niya. Di ba nakakatakot? But because it's a small dog, hindi nakakatakot sa mata ng mga tao. Sa mata ng mga tao, it's cute. Yun yung parang naisip ko na dapat hindi lumaki si Phoebe ng ganun. Just because she is small, itotolerate na natin yung mga nagagawa nilang hindi maganda. And then, another example dito is,
kapag tinatahulan ka ng aso mo for no reason, huwag mo daw sila papansinin kasi ayun nga, isa din yun sa ways na namimihasa sila. So, huwag mo sila itotolerate pag ganun. May patin dyan ang ato yung jowa ko. Teka lang. Okay guys, Shopee lang pala. Shopee. Hi, Kyle and Phoebe. Paano po na ma-maintain yung healthy hair ni Phoebe? So, ang dami yung nagtatanong nito talaga. Brushing everyday. Kami ni Phoebe, kung kaya, brushing twice a day kami. Lagi ko to sa inyo guys, sineshare kung ano yung ginagamit namin ni Phoebe. Ito yung ginagamit ko. This is JW Sleeker Brush and lagi ko tong sinasabi guys. Favorite talaga namin to. Ito actually ng sister ko sa States. Pero available din to sa Philippines. So meron sa Shopee, meron din sa physical store na Bow and Wow. Super ganda nito as in. Like hindi ko alam kung ano meron dito pero super ganda talaga nito. Like nakaka-fluffy talaga siya ng buhok ni Phoebe. Natatanggal niya din yung mga dumi-dumi ni Phoebe. I think any kinds of slicker brush naman will do. Pero ito lang talaga yung prefer namin. Kung mawala man to, kung masira man to, ito pa rin ang bibilhin namin kasi talagang game changer to guys. Sobrang game changer to. Ang daming excess hair na nakuha sa brush na to. Yung mga dumi-dumi is nakakuha din sa brush na to. And then, bukod pa dun guys, nagsusupplement si Phoebe para sa healthy skin and coat niya. A lot of you guys already know this, pero si Phoebe ay may atopic dermatitis or allergic dermatitis. Meron siyang ganun. So, napainom ko din siya ng para sa skin and coat niya kasi talagang nadadamage ang skin niya sa kakakamot. This is the Omega-3 Pet Soft Gels. Ito yung ginagamit namin. Nabili rin namin to sa States and sobrang daming laman nito. Madami pa sa Philippines na nagbenta nito. Although, sobrang strong nga lang yung smell nito after. Like, amoy isda talaga siya after. So, ayan na siya. Gustong gusto niya talaga to. Once a week, pinapainom ko si Phoebe ng Omega-3 Pet Soft Gels. After groom mo na lang, or before groom, kasi grabe, ang lakas talaga ng amoy na to, guys. What's Phoebe's favorite thing to do? Ang favorite thing niya to do ay mag-sightseeing at mag-abang ng mga pusa. Ang routine niya, bababa na siya pagkagising niya, aabangan niya yung pusa doon sa likod ng bahay namin. How did you come up with the name? Does it have any specific significance? Story time lang. She is supposed to be Nala or Zoe. Dapat yun ang pangalan niya. So, nung tumitingin ako ng mga Shih Tzu, sabi ko, papangalan ko ng Nala ang first kong baby girl. Nung nakita ko si Phoebe for the first time, parang sabi ko, hindi siya... What? Nung nakita ko si Phoebe for the first time, hindi siya mukhang Nala or Zoe. Parang hindi niya bagay. So, kami ng pinsan ko, tumingin pa kami ng name sa Google. Sige, search kami ng name sa Google. Sabi namin, ano kaya yung magandang pangalan pa? Tapos biglang, nabasa nung cousin ko yung Phoebe. Tapos sabi ko, Phoebe. Phoebe nga. Maganda yung Phoebe. Parang bagay nga sa kanya yung Phoebe. Nagtatanong din kayo guys kung pinangalan ko ba siyang Phoebe kasi favorite namin ang TV show na Friends. Well, what? Gusto niya ata to guys. So, pwede na din. Say, ayun nga, favorite nga namin ang TV show na Friends. Pwede na. How do you train Phoebe to stay still while grooming? 5 months old pa lang si Phoebe, ginugroom ko na siya. Sanayan lang and huwag niyo tatakutin yung aso niyo pag may ginagawa kayong ganun. Grooming or pagliligo, huwag niyo silang tatakutin. Like, positive reinforcement palagi para maging positive din yung experience nila. Always give treats nga pagkatapos. Praise them para alam nila okay lang and they trust you. A lot of this natutunan ko talaga dun sa YouTube channel na It's Me or the Dogs. After may ginagawa silang maganda, always reward them. So, kahit hindi kayo magbigay ng treats, basta let them know na good girl, good boy, mga ganun. So, always reward them. Always let them know. Kasi, sa sinabi ko nga kanina, alam nila when they are being spoiled. And alam din nila kung may ginagawa silang maganda. So, let them know. Hindi yung parang puro na lang saway, ganun. Pag may nakita kang hindi maganda na ginagawa nila, saway. So, pag may maganda namang nagawa, uriin nyo sila. Did you have a dog before Phoebe? If so, what's their name? His name is Jaeger. Nag-passed away siya because of ehrlichiosis. So, ilalagay ko na lang dito kung ano yung ehrlichiosis. Si Jaeger ay boy. Passed away siya ng early 2019. Any plans to add another friend for Phoebe? So, yes, I have plans naman. Like, minsan talaga naiisip ko, what if dalawa na sila, ganon? Naiisip ko talaga yun. But, right now, sakto lang yung budget ko for Phoebe.
And naisip ko lang na magkaroon na ng second dog pag may sarili na akong place. Hindi natin alam, baka next time tumira ako sa apartment or condo mag-isa. So, it would be nice kung si Phoebe ay may kasama tuwing wala ako. Or it would be nice kung ang kasama ko ay dalawang aso and not just me and Phoebe. Why did you choose the breed Shih Tzu and not others? This is a super nice question. Sorry guys kung may naririnig kayong ulan na. Wala pa akong magandang mic. So, Shih Tzu ang pinili kong breed dahil ito ay naaayon sa lifestyle ko. So, ang Shih Tzu, very chill lang sila. Pag wala ka sa tabi nila, matutulog lang sila, ganon. When it comes to maintenance, okay lang naman din sa akin na every month pupunta silang grooming. When it comes to Phoebe's hair, naayon to sa lifestyle ko because Shih Tzus, hindi naman sila nag-shed that much. Hindi mahirap linisan yung bahay pag may Shih Tzu kasi hindi nga sila nag-shed ng hair. Kaya, when you guys comment and ask me kung ano ang sasuggest ko sa inyong breed, it always depends on your lifestyle. It always depends on you, not on me. Know your lifestyle. Right now, ang kaya ko lang is a small breed. Kaya, Shih Tzu ang pinili ko and they're very easy to take care of. What's your course? PS Interior Design. Nag-graduate ako last year. Na-try nyo na po ba magpakain kay Phoebe ng rice? Yes, na-try ko na, pero ayaw niya talagang kumain ng rice. Ang gusto niya lang ay dog food. May one time, si Phoebe ay nagkaroon ng upset stomach. Lahat ng kinakain niya, sinusuka niya rin. So, may nakita ako sa Google na pakainin siya ng rice. Tinry ko, pero hindi nga niya makain. Ayaw niya. Ayaw niyang kainin. Ano po yung shampoo na gamit ni Phoebe? Ang shampoo ni Phoebe is Madre de Cacao right now. So, this is really nice kasi si Phoebe, ang skin niya ay very, very sensitive because of allergic dermatitis. So, ito yung pinili kong shampoo for her. What is her dog food po? Vitality Classic. Ilang months po si Phoebe nung kinuha niyo po? Thank you. Phoebe was 5 months old nung kinuha ko siya. Dapat 4 months old. Pero, peak of pandemic to nung kinuha ko si Phoebe. Do you use pabango po or powder lang po kay Phoebe? Hindi ako nag-use ng pabango. Ang ginagamit ko ay powder lang. Pero nilalagay ko lang to once a week. Ito na yung ginagamit ko na pabango kay Phoebe. Mr. Giggles Dry Shampoo Baby Powder. Other than that, wala na akong nilalagay. Every kailan po siya naliligo. Yung dog ko kasi every other day naliligo, naamoy pa rin. So si Phoebe ay naliligo lang once a week. Sa tingin ko hindi ata pwede na maligo ang aso every other day. I'm not sure. When it comes to amoy, hindi naman mabaho si Phoebe. Honestly, I think may impact rin yung diet nila and kung anong kinakain nila sa scent nila. May example ako na dog food na parang lagi ko naaamoy na hindi maganda is yung Beef Pro Puppy. Parang I don't recommend that to for parents kasi parang nagkakaroon ng scent yung dog na hindi maganda. Nahirapan po ba si Phoebe during spayed? Balak ko rin po sana. Like what I said sa TikTok video, so nung day 1 lang siya nahirapan, iyak siya ng iyak, and other than that, okay na agad siya. Okay, so that's it for our first ever video. Sana nagustuhan nyo and sana naintindihan nyo yung mga pag-explain ko. And sana may natutunan din kayo. If you guys have any suggestions kung ano ang next namin pang gagawin, please, please comment down below. Thank you guys so much for watching and we'll see you guys on our next video. Bye! That I'm